Hindi kumpleto ang Chinese New Year kung walang mga dragon dancers. Sila raw ang nagbibigay ng swerte at saya sa pagsalubong ng bagong taon. Pero ang tanong, sinuswerte din kaya ang mga sumasayaw nito? Abay, may mga kwento sa likod ng kanilang hirap at tagumpay. Aalamin natin sa Lucky Dance. Buwis-buhay na mga stunts. Kakaibang talento sa pagbabalanse at tiempo. Level up na indak at hataw sa sayaw. Sila ang Philippine Lingnam Athletic Federation o mas kilala bilang mga lion at dragon dancers. Itinatag nina Sifu Chan Chin San at Sifu A Shin Hook ang grupong ito noong 1956 para magturo ng martial arts. Si Lingnam, to the effort of our Sifu William Sun, siya yung dedication niya, yung sincerity niya, yung passion niya sa martial art, then sa lion dance and dragon dance. Siya yung parang nagtiyaga na buuin, i-organize itong Philippine League. Mula sa pagtuturo ng Wushu, idinagdag na rin nila ang Lion at Dragon Dance hanggang sa nag-level up na ang grupo at sumali sa mga high pole competition sa iba't ibang bansa. Paligsahan na hindi lang pagalingan sa pagsayaw, kundi palakasan din ng katawan. We conduct international training sa different Asian countries para maka-adapt din kami ng mga newly upgraded na mga stunts tsaka mga sequence for the other country. Tapos meron kaming mga organization o association other country na tumutulong sa amin para mag-training. Dito nag-eensayo ang mga high pole lion dancers na ipinalalaban sa ibang bansa. Hindi po biro yung ginagawang pagtawid-tawid sa bawat poste ni na Marius. Isang maling tapakbo lang, disgrasya na nga abutin mo. Ako, Wilbert, hindi ba delikado yan? Hindi nila nakikita yung tinatalunan nila. Delikado po. Napakaraming training po ang kailangan ng mga athlete natin. Ano ba ang pagkakaiba ng regular lion dance dito sa high pole dance? Usually, ma'am, yung regular lion dance, ginagamit siya for good luck, opening of store, opening of business. Ito naman, ginagamit ko sa mga competition international. Exhibition, yes. Competition. Ayun. Yes, ma'am. Paano yan? Meron na bang na-disgrasya sa kanya? Meron na po. Meron na. Si Marius po, na-injured na po siya. Ganun ba? Pero tuloy-tuloy pa rin. Yes po, ma'am. Ako, sana naman malaki ang kita dyan. Siya si Mark Kevin De Leon, ipinanganak sa Isabela. Huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan ng buhay. Nang bumisita ang Lingnam sa kanilang probinsya, hindi nagdalawang isip si Mark na lapitan ang mga sifu o guro ng grupo. Nakiusap siya na isama siya sa Maynila para mag-ensayo at maging bahagi ng grupo. Nugot po nila ako dahil nakuha na nila ako ng potential na maging part ng international part po ng high pole. Kahit na mahirap ang kanilang training, nagtiyaga si Mark. Nagsimula sa pagiging taga-tambol hanggang sa natutong mag-lion at dragon dance. At hindi nagtagal, naging pambato siya ng Lingnam sa high pole sa mga international competitions. Hindi biro ang training ni Mark. May ilang beses siyang nalaglag sa poste na tinutulayan. At kahit na may mga foams na babagsakan, ay hindi naiwasan na siya ay napilayan. Gumagawa po kasi kami ng dismount, then mali po yung landing ko pagbaba na. Masakit lang po siya pag tinatapak ko, and then wala po akong magawa kasi 1 week before competition po, kailangan po naming lumipad. Pero hindi ito huminto, maabot lang ang minimithing makapag-perform sa abroad. Mula alas 6 ng gabi hanggang madaling araw ay nag-eensayo si Mark para ma-master ang sayaw ng lion dance sa ibabaw ng poste. Hindi po siya ganun kadali. Hindi po siya makukuha ng 1 year lang. More than sabihin natin mga 5 years.
lahat ng pagod, pawis at injuries sa katawan, nasuklian ng mga panalo at pagbibigay ng karangalan sa bansa. Swerte niyang itinuturing ang pagkabilang bilang mananayaw ng Lion at Dragon Dance o Lucky Dance para sa kanila. I'm so very thankful na naging member ako dito, and then from the family ko naman po, thank you for the support. Ang instructor naman nilang si Wilbert Kizon. 12 anyos pa lang, nagsasayaw na ng Lion at Dragon Dance. Sa mahigit 30 taon sa grupo, masasabi niyang may swerte talaga na dala daw ang sayaw na ito. Kayo from dancer to instructor. Yes po. Nagbibigay ba talaga ng swerte yan sa inyo? Yes po ma'am. Talaga? Tulad ng ano? Marami akong naging deals sa nagkaroon din ako ng sarili kong business. Totoo. Then yung sa Lingnam naman, kita niyo naman kung gaano kami blessed right now. Totoo no? Yes po. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro. Hindi na mabilang ang mga plake at tropeyo na napanalunan nila sa mga international competitions. Idagdag pa dyan ang mga malalaking kliyente na sa kanila nagtitiwala. Madalas kasi silang kinukuha sa mga selebrasyon tulad ng Chinese New Year at pagbubukas ng mga negosyo. Yan ang swerteng dala daw ng Lion at Dragon Dance. Dahil feeling blessed ang Lingnam, ayan, bilang pasasalamat, nagbibigay sila ng libreng training para sa mga gusto maging parte ng grupo nila at maghatid ng swerte sa lahat. At hindi lang sayo ang ginagawa nila ngayon dahil ang mga miyembro nila, mga fire volunteers na rin. So kung ikaw halimbawa magkaanak, papayagan mo na mag-training bilang Lion Dancer sa pool? Yes ma'am, kung gusto ko ng mga anak ko to say, ma-share ko yung culture at yung tradition para din sa susunod na generation. Dito naman sa Imus Cavite, nakilala namin ang Chang Lion and Dragon Dance Services. Sila ang kauna-unahang Lion Dancer sa Pilipinas na dinala ng Grand Master na si Chiang Nga Ping noong 1950 mula Singapore. Si Grandfather Master namin, yung first Lion Dance group here in the Philippines. And then na-adapt lang ng father ko, and then naipasa na sa akin. Kasabay nito, tinuturuan din ng kung fu ang mga estudyante noon. Disiplina sa katawan at galaw ang kanilang minamaster para mas pulido ang gagawing sayaw. We make sure na yung mga steps namin standard para safe at the same time mapaligaya namin yung mga clients namin. Ang grupo naman ng Chiang sa kalsada nag-eensayo. Kalaban nila ang mga kapitbahay na kung minsan ay sinisita sila dahil sa ingay ng kanilang mga instrumento. So, ang ginagawa namin, doon kami sa may open ground, yung ginagawang kalsada sa malapit sa amin. Doon kami nagpa-practice every day. Ang apong si Mark Chiang ang siyang nagtuturo na ngayon ng Lion at Dragon Dance. At ang kanyang advokasya ay ang matulungan ang mga out-of-school youth.
imbis na tumambay sila, napapaganda ko yung buhay nila. If everyday practice and may mga shows kami, naiwasan na lang tumambay tsaka malulong sama sa movie. Isa si Ace Villena sa matagal na niyang estudyante. Dating walang pangarap at patambay-tambay lang. Naano lang po ako sa mga tropa. Bago po ako sumampa dito, inakay po lang ako ng aking tropa na mababait na kaibigan. Nang mapasama sa Chiang, naging responsableng anak at ama si Ace. Sa umaga, bibiyahe at magde-deliver siya ng tube ice. Sa hapon naman, magsasanay na siya ng Lion and Dragon Dance. Nagbago buhay ko dyan. Simula't sumayaw ako, nagano ako na... Simula nagkaanap na rin ako, sir, ganun. Nagprosige na rin. Tapos iba-iba na rin yung pinapasuhan ko. Kasi bira lang naman ho kami may show na pag-ano. Pag-agento lang, chance you yet. Malaki raw ang ambag sa kanya ni Mark. Nakakatulong na rin siya ngayon sa mga gastusin sa bahay. Kung inikita ko dito sa sayaw, sumasakto sa pamilya ko, sa mga magulang ko, ganun. Pang ano namin, gastos, sa araw-araw. Pagka walang show na ano, pasok naman sa ibang trabaho, ganun lang. Parang ano lang po ako, palit-palit ng trabaho. Ace, tuloy-tuloy mo lang iyong kabaitan, ang iyong kasipagan sa pagtatrabaho. Dahil yan lang kinukuha natin ng kahit papaano, yung pang araw-araw na panggastos. Hindi lang tuwing Chinese New Year abala ang grupo ni na Mark at Ace. Restaurant at fast food chains na rin silang kliyente na tinatawagan sila kapag may blessing o magbubukas na bagong branch. Ang Lion at Dragon Dance ay simbolo ng swerte at kasaganahan. Pero sa likod ng sayaw na ito, huwag nating kakalimutan ang mga kabataan na gustong may maabot sa buhay at mapatunayan sila, ang mga Pilipinong nangangarap makilala sa ganitong larangan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako Soap.